Walang patid ang dating ng mga motorista na dumadaan sa North Luzon Expressway o NLEX palabas ng Metro Manila ngayong long holiday. Ayon sa NLEX Corporation, inaasang aabot sa 400,000 motorista ang babaybay sa Balintawak Plaza simula noong Lunes hanggang bukas ng Huwebes. Ine-expect kami, kami po sa NLEX SCTEX, nagre-ready po kami na mas marami po yung magbabiyahe ngayon. Ito po inaasahan natin na from normal daily average po natin na 350,000, maaaring tataas po ito ng 10 to 15%. Dahil dito, hindi nagdalawang isip pa ang pamilya ni Lani na magpalagay na ng RFID upang tuloy-tuloy ang biyahe. Well, mas mabilis sa toll gate instead na pumila sa cash. Para hindi na hassle. Kasi, di ba, parang automatic na. May load na, tapos at the same time, mas mabilis yung pila. Papunta kami ng Ilocos. Well, long weekend. Although, umuwi naman kami madalas. Kaya lang, this time, mas mahaba yung bakasyon. Yeah. Mas madaming time para sa family. Nagahabol din sa oras ang pamilya ni Nanay Magdalena at Tatay Jaime upang makaabot sa nakatakdang okasyon sa norte kung kaya't nagpakabit na rin sila ng RFID. Sa manuga ko kasi gusto niya na para dire-diretso daw ang trap ang takbo na sasakyan. Dahil abala, dahil consuming time, ganun. Hindi mo malalaman kung kailan ako kakarating, kaya hopefully na sakto lang yun. Paalala rin ng ilang motorista sa mga nagbabalak na bumiyahe ngayong long holiday ay magbaon ng maraming pasensya. Kasi nung sa linggo galing na kami roon, pagbalik namin, parking Bukawi, inabot kami ng may isang oras. Mahirap, nakakainis. Pasado alas 12 ng tanghali ay banayad pa rin ang daloy ng sasakyan sa RFID lanes pero bagyang mabagal pagdating naman sa cash lanes ng Balintawak Toll. Pero simula alas 2 ng hapon ay ramdam na ang exodus o ang tinatawag na pagdagsa ng mga sasakyan na dumadaan sa naturang lansangan. Ito'y dahil tapos na ang trabaho ng ilang manggagawa kung kaya't nag-uumpisa na ang kanilang pagbiyahe palabas ng Metro Manila. Upang tugunan ito, nagdagdag ng cash collection points ang NLEX para doblehin ang pagbibigay serbisyo. At para makaiwas pa sa mabigat na daloy ng sasakyan sa cash lane, ay hinikayat ng NLEX ang natitirang 30% pa ng mga motorista na magpakabit na ng RFID upang tuloy-tuloy ang biyahe. Kung may time pa po silang magpakabit ng RFID, magpakabit na po. At siguraduhin lang po na meron pong sapat na load balance yung kanilang RFID para hindi po magka-problema. Sinabi ni Robin Ignacio, head ng traffic management ng NLEX Corporation, na hindi naman mahirap ang mga hinihinging requirements ng NLEX sa mga motorista para sa paglalagay ng RFID. Bukas din anyang NLEX na gawing mandatory ang pagkakabit ng RFID, ito ay kung makakatanggap sila ng direktiba mula sa national government. Sa behavior na po ng ating mga kababayan po yun eh. Talagang mas prefer pa rin po nilang mag-cash. Hindi pa nila siguro nakikita yung advantage ng pagkakaroon ng RFID kagaya ng hindi na po sila maantala sa pagpasok sa toll plaza at ganun na convenient po, wala pong traffic tayo dito sa RFID lanes. Pinaalalahan na naman nito ang mga motorista na kasulukuyang gumagamit ng RFID na tiyaking may sapat na balanse. Nag-deploy din ng higit 1,000 tauhan ng NLEX kasama na dito ang patrol, toll tellers at traffic marshals para masiguro na magiging maayos ang pagbibigay nila ng serbisyo. May alok din na libreng towing services ang NLEX hanggang April 11 para sa mga biyahero na masisiraan ng makina o iba pa. Pero mas binibigyang din ni Ignacio na dapat nasa maayos na kalusugan ang sinamang motorista na babiyahe ngayong long holiday. Sa paghahanda nila, sana po i-check nila na maayos pa rin po yung sasakyan nila na nasa tamang kondisyon po ito. Ganun din po yung magdadrive. Sana po nakaprepare din po at may tamang pahinga, nasa tamang kondisyon. Ito anyay para maiwasan ang insidente tulad na lamang sa Bukawi area na nagdulot ng mabagal na daloy ng sasakyan pasada alas 11 ng umaga. Paliwanag ni Ignacio, kariniwang dahilan ng mga nasusunog na sasakyan ay dahil problema sa electric wiring.